guys, para sa latest update natin ngayon dito kay Realme, April 8, 2024. Ito na ang ating latest update. At yun nga pala guys, shout out kay Eric Jun. Diyan guys sa mga taga Iligan City. Mabuhay po kayo diyan. Salamat. Pa-double check po ng appearance kung may gas-gas ba sa Gorsina. Explain ko na yung warranty natin, ma'am. So meron po tayong 7-day replacement for factory defect, 1-year warranty, system defect. Once po na maka-experience ng problem sa unit, within 7 days, diretso na po tayong service center. Service center po na Realme sa may Big Ben lang po, second floor. Iwasan pong masira ang unit, any physical damage, automatic void ang warranty. Then po yung atong po ng resibong ibibigay para sa warranty. Ito kasi namamatay kaya na guys, ito para sa latest update natin dito kay Realme. Ngayong April 8, 2024. Guys, sa mga nagtatanong dyan ng latest model na Realme, guys, meron tayo dyan, yung 12 series. Tapos yung mga naka-on sale, guys, yan, may mga tag price po yan na price drop na less 1,000. So, ito yung Realme 11. Tapos yung kanilang C67. Guys, ito, kabago-bago pa lang nito, pero meron silang price drop na 1,000. Tapos yung C53, good news din kasi naka-markdown din. So ayun guys, at umpisahan na natin ang ating latest update dito kay Realme. So ayun guys, umpisahan na natin ang ating latest update dito kay Realme ngayong April 8. Unahin na po natin yung kanilang mga budget phone. Guys, tama-tama sa mga naghahanap po dyan ng budget phone dito kay Realme guys, ito. Good news kasi continuous pa rin yung kanilang markdown price dito kay Realme C51. Ito guys, dating 6,499. So naka less 1,000 din to. Bali ito ay 5,499 na lang. Yan, check po natin yung kanyang specs. Yan guys, so dating 6,499. Ngayon ay 5,499. Bali ito po ay naka 8GB RAM 128. So may malaki na pong internal storage yan. Then, para po sa camera, meron siyang 50 megapixel AI dual camera. So, kung gusto natin ng budget po, pero may malinaw na camera, ito guys, marirecommend natin sa inyo si Realme C51. Then, sa video, yan. Night mode. At, syempre guys, meron din siyang portrait mode. Yan, gamit natin yung portrait mode, meron na yan. Para po sa kanyang charging guys, ito ay naka 33 watts superbook charge na din, mabilis itong mag-charge with 5,000 mAh battery. Para po sa colors, meron itong carbon black at mint green. So ito yung black. Yan guys, ulitin po natin ang price niya, 5,499 na lang. Tapos yung katabi po niya, ito si Realme C53. Guys, ito naka price drop din to, less 1,000. Ito na po yung bagong new SRP niya. Itong yung naka 12GB RAM 128. Guys, ito dating 7,999. So meron siyang discount na 500. So magiging 7,499 na lang yan. Pwede rin sa home credit yan, oh. Tapos kung yung 256 naman po ang ating pipiliin na variant. Ito guys, dating 9,000. Ito dating 8,999. Less 1,000, 7,999 na lang. Bali tayo naka 16GB maximum RAM, 256GB internal storage. Ito guys, size ng screen naka 6.7 high definition. Naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Tapos naka 33W superbook charge na din. At ito guys, maganda dito, ito yung manipis nilang phone. Ito ay naka 7.49mm ang nipis. Para po sa nipis niya. Para po sa colors, meron po tayong dalawang kulay, Mighty Black and Champion Gold. Ito po yung Champion Gold. So yun guys, para sa latest update natin dito guys, ayan, check muna natin yung camera para meron tayong idea sa camera. Front camera. Night. And portrait mode.
Para po sa more features, ito pa po yung iba. So yun guys, ulitin natin ang price nito. 7499, 12 gig, 128. At 7899, naka 16 gig RAM, 256 po. Yan ang ating update dito kay Realme C53. Tapos guys, ito next natin sa mga bagong release po ni Realme. Pagdating sa C-Series, ito, Realme C67. So ito guys, may dalawa din ditong variant. Ha? Pero guys, ito good news. Kasi yung isang variant niya na 16GB RAM 128 ay naka-discounted. So dating 9,999, meron siyang 1,000 na price drop, magiging 8,999 na lang yan. Yan. Tapos yung isang variant po nito, price po nito ay 10,999. Bali guys, ito naka 256GB naman yan. Ito guys, para sa kanyang specs and parameters. Ito po yung design. Check muna natin ang malapitan yung design niya. Naka side-mounted fingerprint. Para po sa nipis nito, ito ay naka 7.59mm para sa kanyang ultra-slim design. Chipset, guys, ito. Naka Qualcomm Snapdragon 685 po yung ginamit na chipset sa kanya. Para po sa camera naman, ito nga pala guys, yung design to, naka punch hole na yan. Ah. So may experience natin dito yung full view display. Yan. Then yung 108 megapixel camera, check na natin. Yan, gano'ng kalinaw yung kanyang 108 megapixel. Uy. Portrait. Yan guys, saka portrait. Tapos saka high resolution din. So napaka natural. Tapos ito, sa more features, meron siyang mga text scanner, movie, panorama, syempre, yung tilt screen. So yan, natitilt yung screen natin. Yan, tilt screen. So yun guys, dito para sa bago po nilang Realme C67 dito sa Realme C-Series, sa C-Series nila. Ulitin po natin ang price, 8,999 at 10,999 sa 256. Then next po natin ipapakita sa inyo guys, ito, Realme C55. Ito po, Realme C55 guys, ito, dating na to, dating 10,999. Ito yung naka 256GB internal storage. Ngayon po ay ano, less 1,000, magiging 9,999 na lang po ito. Kaya sa ito, naka, for security, naka side-mounted fingerprint. Tapos yung design po nito, parang may anti-fingerprint po yan. So, no worry tayo, magbabakas yung kamay natin dyan. Tapos ito guys, para sa camera, meron siyang 64 megapixel para sa kanyang AI camera. Yan, 64MP. Check po natin yung kanyang 64MP. Then pagdating sa video guys, yan, check natin. Maganda dito guys, ito yung naka-smooth, yan, naka 60 frames per second yan. Napaka-smooth yung kanyang ano. At syempre, kung gamer ka, tama-tama sa inyo guys to, kasi ito yung naka-MediaTek Helio G88 na rin. So, gaming chipset, tapos naka-ano to, 33 watts fast charging with 5,000 mAh battery. Size nga pala ng screen nito guys is naka 6.7 90Hz yung refresh rate, tapos naka full high definition, naka punch hole screen na po yan. So full view. Para po sa color, meron tong all night, rainy night and yan, sun shower ang kulay. Ulitin po natin guys, price natin dito is Realme C55 256GB, 9,999 na lang. Tapos guys, ito na, good news. Sa mga nagtatanong nga pala ng Realme 11 na 4G edition, ito po yung naka 256GB internal storage. Yan, 16GB RAM 256, dating 13,999. Guys, ngayon ay 12,000 kasi ito ay naka less 1,000.
Then maganda dito guys, ito naka-Super AMOLED display po 'yan. Ayan. So napaka-vivid ng display niya. Then ito yung isa sa pinaka-handy pagdating sa size ng screen dito kay Realme guys. Ang size ng screen is yan, check po natin kung gaano kaliit ang screen ito. Bale guys, size ng screen to napaka-handy kasi ang size nito ay naka 6.4 inches. Yan, tapos siyempre guys, naka 90Hz refresh rate, Super AMOLED display. Then pagdating naman sa touch sampling rate, 180 po yan yung ginamit sa kanya. Yan guys, chipset, Helio G99 gaming chipset ang ginamit. So, tamang-tama sa mga gamer yan. At siyempre guys, ito napakabilis mag-charge. 67W Superbook charge na din. So dito yung mga 15 minutes po natin charging, 2 hours na po natin magagamit sa paglalaro. Ganun siya kabilis. So kung mahilig kayo maglaro, yan, 15 minutes lang po natin i-charge kasi naka 67 watts to, sobrang bilis. Eh meron na tayong 2 hours magagamit sa pag-game yan. Realme 11. Kasi ito para sa update natin dito, 12,899 na lang. Yan. 108 megapixel. Check po natin yung kanyang 108 megapixel. Holy now. Portrait mode. Tapos yung 108. Then yung kanyang dual view video guys, ito. So kung mahilig ka sa video, gamit yung ating dual view video. So dapat meron ako nito, dapat magamit natin to. Pag magbablog, tamang-tama yan, oh. Sabay natin makukuha yung front and back camera. And guys, para sa latest update natin, Realme 11, 12,899. Tapos guys, ito, pagdating naman doon sa kanilang 12 series, ito po yung mga pinaka-latest model po ni Realme ngayon. Ayan guys, ito, unahin na po natin Realme 12 Plus 5G. Tama-tama guys, sa mga naghahanap dyan ng 5G, ito. Then, kung may malino na camera din nahanap natin, guys, ito, ginamit na camera dito kay Realme 12 Plus 5G is Sony lens camera. Ayan, check po natin yung kanyang Sony lens camera. Guys, ito, para sa main camera niya, meron siyang 50 megapixel. Sony lens po yung ginamit dito. Ayan. Tapos 2MP para sa kanyang macro camera at 8MP naman para sa kanyang check natin ah, para sa kanyang ultra wide. So meron din po siyang cinematic 2x portrait mode at master camera filter. Ayan. No need na po tayo mag-download. At syempre guys, pagdating naman sa design, ito ay naka-luxury watch design. Kung mapansin yung design nito, naka-luxury watch design. Tapos yung likod po nito, naka-vegan leather na rin. Napakaganda ng kanyang design. Vegan leather. Ayan guys, para naman doon sa kanyang screen, check po natin. Ito ay naka-full high definition plus. Tapos pagdating sa kanyang screen to body ratio, 92.5% 92.65% po yung kanyang screen to body ratio na naka punch hole screen na din. At meron siyang certification from high dynamic range 10 plus. Tapos yung refresh rate nga pala ng screen to guys, ito yung naka 120Hz po, ultra smooth AMOLED display. At equipped na po ito ng IP54, yan, para sa kanyang Rainwater Smart Touch na ito ay naka, kahit basa po yung screen, eh matatouch po natin yan. So magpa-function yung screen yan. At syempre IP54 dust and water resistant din. Bali may maximum RAM po ito na 24GB RAM, 12 plus 12. Tapos 256GB internal storage. Then naka 67W Superbook charge na din, super bilis, with 5,000 mAh battery. Then guys, kung mahilig kayo sa YouTube, dito yung kanyang 5,000 mAh battery, 17 hours po natin yung makukonsume. Siyempre, kung manunood po tayo ng mga vlog natin, mga price update yan. Huwag nyo kalimutan guys. Lagi tayo mag-stay tuned.
Guys, napakaganda ng design nito, ah. Napaka flat. Yan guys, para sa latest update natin, may dalawang variants po yan. Para po doon sa kanyang 16GB RAM 256, 17,999. Then yung isa po, 24GB RAM 256, so napakataas ng RAM, doble, 19,999. At ito guys, yung chipset, naka MediaTek Dimensity 7050. Yan po sa mga nagtatanong ng bago. Tapos ito guys, doon naman tayo sa Realme 12 Pro Plus 5G. Siyempre, ito yung pinakamataas po pagdating sa lahat ng model po na Realme ngayon. Ito, unahin na po natin ang price nito. Bali guys, ito naka 24GB RAM, 512GB internal storage, 25,999. Sa camera guys, 64 megapixel para sa kanyang periscope portrait camera, 50 megapixel naman para sa kanyang Sony optical image stabilization, at syempre yung ginamit pong chipset sa kanya is naka Qualcomm Snapdragon 7S Generation 2. Yan guys, ang mga bagong chipset na lumalabas kay Snapdragon. Ayan guys, check na natin yung design. Bali ito ay naka quad curve design, tapos naka vegan leather din po. Then yung nga po, inspired by luxury watches yung design po ng kanyang camera. Then check po natin yung kanyang camera lens. Yan, check natin kung gaano kalinaw. Then maganda dito guys, may ultra wide angle yan, ayan o. Portrait camera, so napakaganda po ng portrait nito. Kung kayo po ay kukuha ng photos, yan ang ganda ng kuha nito kasi guys, ito naka portrait lens. Tapos meron din siyang street mode, so may mga version ng street mode natin yan, hindi nagbabago yung yung kulay, ang ganda street mode, napaka ganda ng design ng kulay. Yan. Tapos kung gagamitin man natin ng night mode, syempre guys, kung madilim yung ating kinukuhanan, gamit yung night mode ay mas pinaliliwanag niya. Tapos dun tayo sa mga more features niya. Yan. Dual view video meron din. Group portrait. So ito guys, maganda, group portrait, check natin. Ito kasi kung marami kang kukuha ng tao, naka-highlight light yung subject, pero syempre naka-portrait din. So yan, group portrait yung bago sa kanya. Tapos ito sa refresh rate, naka 120Hz din to. Napaka smooth. Tsaka pag siyempre guys, pag sinabi natin ito, naka quad curve, napaka nipis po nito pag hinahawakan talaga. Ayan. Guys, para sa latest update natin dito, 25,999. Ayan o, pwede kayo mag-avail through home credit. Naka promo din yan. Tapos sa mga credit cards, meron din 6 months and 12 months, naka 0% po itong mga 12 series natin, at syempre yung 11 series. Ayan. Ayan guys, ang ating latest update ngayong April 8, 2024 dito kay Realme.